Paano kumuha ng PhilHealth Membership Data Record or MDR, mga ka-vlogs? Isang requirements lang yan. Yan ang ating ituturo dito sa episode na ito. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ko palang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba pagkatapos mong panoorin ang video na ito. And maaari ka maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili ka ng mga perks na gusto mo, mga ka-vlogs. Para sa mga PhilHealth member na gustong kumuha ng Membership Data Record or MDR, mga ka-vlogs, sa pamamagitan ng walk-in process. No, ang MDR or Membership Data Record ay isang dokumento na kinakailangan po natin once tayo ay nasa hospital, no? Kailangan sa hospitalization bill, no? Kailangan po sa billing process kasi, no? Kung magpapabill tayo ng ating babayarin sa hospital, ay kailangan po ng attachment ng MDR. So, the Membership Data Record. Nakasaad naman dyan yung inyong buong detalye, no? Buong pangalan, birthday, and then yung PhilHealth number nyo, kung meron kayong mga dependents, no? Kung may mga dineclare kayo ng mga beneficiary or dependents. And then, kung ano yung status ng inyong membership. It's either employed or self-voluntary or active ba kayo or hindi active yung inyong membership kay PhilHealth or yung hulog nyo kay PhilHealth, mga ka-vlogs. So, ang purpose po sa pagkuha ng MDR or Membership Data Record, yun nga po, no, for hospitalization bill process. Well, dito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha sa walk-in process, no? Kung mag-walk-in tayo sa pinakamalapit na PhilHealth office or branch na nasa ating lugar, mga ka-vlogs, or city or municipality, isang requirements lamang po ang kinakailangan. So, any valid ID. Kung meron kayong SSS, ID, postal ID, passport, driver's license, ayan, PRC license, at iba pang valid ID. Kung wala kayong mga primary ID, pwede naman po ang secondary, kagaya po ng pag-ibig ID, teen ID. Kung wala talaga, pwede barangay clearance, barangay ID, police clearance. Kung meron kayong NBI clearance na available, pwede po yan. Kung wala talaga, pwede naman po ang birth certificate, no? Kung wala talaga kayong valid ID. Pero, as a member ng PhilHealth, ay pwede naman kayo kumuha ng PhilHealth ID. Pwede yun i-present, no? Kung may PhilHealth ID na kayo. Kasi, di ba, member na tayo kay PhilHealth, ay pwede tayong kumuha ng PhilHealth ID, mga ka-vlogs. Sa mga hindi pa po alam paano kumuha ng PhilHealth ID, ayan, meron akong tutorial video na ginawa. Sa mga hindi pa nakapanood, ayan, ilalagay ko na lang po yung link sa description ng video na to para inyong makita or mapanood. Isang requirements lang din po ang kailangan doon, no? 10 minutes lang ay makukuha nyo na inyong PhilHealth ID. So, isang ID lang po ang kailangan sa pagkuha ng Membership Data Record or MDR kay PhilHealth. And then, pagdating nyo po sa guard, ay mag-ano lamang po kayo, no? Magsabi sa guard kung ano yung kukunin nyo na dokumento at bibigyan naman kayo ng request form. So, sa request form, fill outan nyo ang inyong pangalan, ang inyong address, and then merong mga pipilian dyan na mga box. I-check nyo lang kung ano yung transaction or dokumento na nais nyo kunin kay PhilHealth. So, meron dyang PhilHealth ID, MDR, no, at iba pang mga transaction kay PhilHealth. So, since MDR yung kailangan natin, i-check nyo lamang po yung PhilHealth MDR, no? Check nyo yan. And then, pipila po tayo
Once tayo ay pipila, ay bibigyan tayo ng number, mga ka-vlog. So sa pagpila ay medyo dyan po ang gugugol tayo ng medyo matagal-tagal. Kasi depende naman po sa mga taong pumila. Depende po sa araw na yun, pagpunta mo, kung gaano karami ang nakikipag-transact kay PhilHealth. So depende yun talaga sa dami ng pumupunta kay PhilHealth. So after nyo pumila, bigyan kayo ng priority number, no, yung numbering nyo, and then makikinig na lamang po kayo kung tatawagin yung pangalan nyo, no. After makolect yung number nyo and yung request form nyo, mag-aantay na lamang po kayo kung tatawagin yung inyong pangalan, mga ka-vlogs, para kunin yung membership data record or the MDR. So kailangan makinig kayo sa pagtawag ng pangalan at number, kasi medyo maingay sa loob, no. So minsan kasi kung tinawag na po yung number natin or yung pangalan natin at hindi natin narinig, ay mawawala na yon, no? Back to zero ka. So kailangan alerto tayo sa pakikinig ng ating number at pangalan. And then pag tinawag na tayo, ay lalapit na tayo kung anong counter number yung tumawag sa atin, at i-release na po ang ating membership data record or MDR, mga ka-vlog. So ganun lang po, walang bayad ang pagkuha ng MDR, no? Walang bayad po yan, and wala pong expiration as long as active yung inyong contribution at status kay PhilHealth. Wala yang mga ka-vlogs, no? Walang expiration ng MDR, basta walang mga pagbabago sa mga detalye na andyan po sa inyong record kay PhilHealth. So walang bayad and walang expiration ang membership data record or MDR, mga ka-vlogs. So sana naging gamay ang video na to kahit papano, at nabigyan tayo ng bagong kaalaman at bagong mga idea kung paano nga ba kumuha ng membership data record kay PhilHealth sa walk-in na pamamaraan. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.